Hi guys, if you are in this video, I hope you've already considered being the healthier version of yourself. And hindi planado tong vlog na to, but sobrang saya ko lang kasi na this is just my 10th day. Again, 10th day, pang 10th araw ko pa lang to sa low carb and intermittent fasting. Pero, guys, yung nasa thumbnail, yun yung result. Syempre, hindi ko niloko yung sarili ko na, like, hindi ako huminga or what. But, yun talaga yung result. Plus, last week, after 4 days, I'm not sure, basta less than a week, I've already lost 3 kilos because I used to be 63 kilos. Then, nung nagtimbang ako last week, it was just 60 kilos. So, imagine how it really works. However, for me, I just wanna share this. Kung babae ka at you are watching this video, para sa akin, yung pinakamagandang effect ng LCIF is yung napabalik niya yung regular menstruation ko. Cause last March, honestly, I was so stressed and I really gained weight. So, as a result, I saw na I had my period, but it was only for 2 freaking days. 2 days lang, tapos sobrang hina pa. As in, sobrang hina. And hindi ako ganun. Normal akong mag-mens, normal dumating yung period ko, normal din yung flow niya, hindi masyadong light, hindi din masyadong heavy. Sobrang normal. So, nung nangyari yun sa akin noong March, sobrang na-stress ako lalo. And so, April, sabi ko, baka bumalik naman, baka magbago pa. So, hindi pa rin ako nag-change ng diet. Still, unhealthy diet. I eat whatever I want. I eat rice and addict ako sa cookies while drinking milk. Pure milk na madami. Sobrang daming milk. Na-addict ako dun. Umaga at saka gabi, I do that. I eat that. I drink that. And I don't work out. I work as a senior high school teacher in a public school, so I'm so stressed and I don't really have time to work out, but you know, I don't have time to work out. It's just an excuse. But kasi kahit 5 minutes naman, you can work out if you really wanna. So, ayun na nga. So, April, akala ko babalik, but still, hindi bumalik. Until last week of April, the last week of the month, April, dun pa lang ako nakapag-decide na okay, babalik na ako sa LCIF. Because I did that before, and pumayat talaga ako. Pero dahil sa mga katamaran, at saka madami ring yung nakakatuksong pagkain, ganyan, tapos parang tamad ako mag-effort, magluto, ganyan. Ayun, bumalik ako sa dati. Sabi nga ng mga kawork ko, oh, pumayat ka na, ba't tinigilan mo, etc. Also, because of the people na, ano ba yan, nagda-diet ka, tapos kinakain mo, puro mga taba. Tapos, you know, parang you really have to explain yourself to them na, guys, you don't have to. So, I realized na ngayon, hindi ko kailangang ipumukha sa lahat ng tao na, hi, I'm doing this diet, I'm doing this LCIF diet. Pansinin mo ko, like that. So, hindi natin kailangan explain sa kanila kung bakit natin 'to ginagawa, etc. Unless they really want to be like us. Unless they are really convinced na kailangan ko rin gawin 'to para sa health ko. So ayun nga. I started last week of April, then this week lang, this Monday. Sobrang saya ko kasi bumalik na 'yung period ko. And hindi lang basta bumalik 'yung period, regular flow. Hindi light, hindi heavy, normal na flow. Alam mo yun, yung feeling ko, babae na ulit ako. Like, yung pagiging the womanhood, feeling ko bumalik na sa akin. And I'm so happy with that.
for me, yung weight na na-lose ko, it's just a bonus. Plus, yung nakita nyo nga sa picture, sobrang saya pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Hindi kagaya dati na pag nakita ko yung sarili ko sa salamin, parang, ano ba yan? You know, oo, alam natin na yung physique, panglabas lang, pero, iba kasi.